mga kabataan. Good morning sa ating YouTube channel. And, ngayong umaga, magagawa tayo ng arroz caldo. Simple yung arroz caldo, pero masarap. Yan. Panoorin nyo yung ating sekreto. Abangan natin yan. Yan, guys. What's up? Mga kabataan, ito ang ating gagamitin. So, yan. Luya. Luya na kinatag. Yung tinino ko yan. Para kahit bata, makakain yan. Pati yung bawang natin, sibuyas. And ito yung ano, yung daon ng sibuyas. Ito. And leaves. And ito na yung manok natin. Yung manok natin, nilamas natin sa asin. And tapos sinugasan na natin. Then okay na yan. Then ito yung margarine, star margarine. Yung panggisa natin para mas masarap yung lasa. Ito yung nagtitwist. Yan, margarine. And kukuha tayo sa loob ng ating mga gagamitin. Yan, tingnan natin. Pasensya na sa aking buhok. Nawawala yung aking hairband. Sa haba ng quarantine, walang nagugupit mga kabataan. Okay, ayan. So, ayan. Tingnan natin yung mga gagamitin natin sa loob. So yan mga kabataan, yan ang ating mga gagamitin. So ito, ito yung malagkit na bigas. So kakaunti ito, dadagdagan pa natin, kukuha pa tayo ng mas marami. Kasi kailangan makuha natin yung pinagugasan ng bigas. At yun yung isasabaw natin para mas malasa. So kukuha tayo. Yan na mga kabataan, nakakuha na tayo ng kailangan natin ng bigas, malagkit na bigas. So hugasan na natin, yung pinagugasan lagyan natin dito. So yan. So yan mga kabataan, nahugasan na natin yung ating bigas. So yan, nagpapainit na tayo, nilagyan natin ng konting mantika. Tapos ilalagay natin tong star margarine. Star margarine kasi ito yung masarap na ilagay sa mga niluluto. Yung butter kasi iba-ibang lasa eh. Hindi ko, sa para sa akin, hindi ko gusto yung ibang butter. Mas gusto ko talaga yung star margarine. Alam nyo kung bakit? Para tumangkad pa ako. Hindi, joke lang. Yan, ito na yung ating gamitin. Maglalagay tayo ng more cubes. Tapos yan.
So, papakita natin kung paano natin niluluto ang arroz caldo. Simpleng arroz caldo pero masarap. Ala Batanggenyo. Natin yung luya. Tapos sundot natin yung bawang. Tapos yung sibuyas. Kung gusto nyo maging mas malasa yung sibuyas at bawang, lagyan nyo ng konting asin. Para mas maging mabango. Lalagyan na natin yung manok. Yan, hintayin nyo lang siya maluto, yung manok. Ha? Hintayin lang natin konti maluto, tapos ilagyan natin ng paminta. Ng garlic at saka garlic powder. And black pepper. Tapos natin yasin. And yung more cubes natin. Siya na mga kabatang, wala tayong taga-video. Pero kaya natin yan. Taklaban natin. Magsasabaw yan sa sarili ng sabaw. So yan mga kabatang, lagyan natin ng konting daon ng sibuyas.
Tapos lagyan na natin yung more cubes. Yan mga kabataan, sarap na ng itsura niyan, sarap na ang kainin niyan mga kabataan, malasa na yan. Hintayin lang natin siyang lumambot, then lagay na natin yung bigas. So pag nilagay natin yung bigas, gigisa lang natin, tapos lagay na natin ng sabaw. So yan mga kabataan, wala pang ano yan, kaminta. So pwede na natin lagyan kasi yan, umaamoy na yung more cubes. So yan, lagyan natin. Para maging mas malasa yung bawang, lagyan natin. Tapos, lagyan natin ng powder. So yan mga kabataan, kompleto na yung ating ingredients. So hintayin natin siyang matuyo, yung maiga, para masipsip yung laman ng manok. Then pagka medyo na naiga na siya, ilagay na natin yung bigas. So yan, hintayin lang natin, papakita natin yan mamaya mga kabataan. So yan mga kabataan, nahigot na niya yung ano ingredients, bali mantika na lang yung natitira, oh. So pwede na natin ilagay yung bigas. Ayan. Lagyan na natin yung sabaw. Hintayin na lang natin siyang pumulo, then maubos yung sabaw.
sabaw. Dagdagan ulit natin kasi medyo napadami yung bigas ko. So, tingnan natin mamaya. What's up mga kabataan? Yan, okay na ang ating recipe na yan. So, naluto na natin yung arroz caldo. Simple yung arroz caldo pero masarap yan. Pag nagustuhan nyo mga kabataan, like lang natin, comment tayo, and please subscribe to my channel, Alain Moves Kabataan. Yan, kung may gusto kayong request, comment nyo lang, gagawin natin yan mga kabataan. So, hanggang sa muli!